Mga ka-Ivan Ice, magandang araw. Ito ay continuation lamang ng pag-ayos natin ito. Unang ginawa natin itong power supply. So ito yung power supply na ni-repair natin. Walang output na 12 volts. Ngayon, na-repair na natin to. So panoorin nyo na lang dun sa nauna kong video. Ito naman ang gagawin natin ngayon. Itong board na to. Ito yung power supply na sa power supply niya, yung capacitor na pumutok. Papalitan natin to. Di ko lang alam kung anong value ng capacitor, pero galing lang din naman siya dito sa 12 volts. Papalit natin dito ay 1000 microfarad 16 volt. So papalitan natin. Mangangahoy na lang tayo dito sa board na luma kasi wala, hindi ako nakabili ng ayun, natanggal na natin yung capacitor. Ilalagay ko na to. Ang negative niya, yung may puti-puti. At yung positive niya naman, yung plain lang. Dito, ganun din. Yung puti ang negative niya at ito yung positive. Ayan. Kaso nga lang, malaki yung binti. Ayan. Binisan ko lang ito. Yun na hinanga na natin mga ka-Ivan Ice. Itestingin lang natin to. Pero pag hindi to mubra, papalitan natin ha. Ito. Medyo maliit-liit. Yung 470 16 volt na capacitor. Bago natin isalpak to sa TV mga ka-Ivan Ice, hinangan muna natin tong mga anong ito. Lalo na ito.
Tingnan niyo to, mga ka-Evan Eyes. Ang problema kasi nito, sabi nung may-ari, kasi yung may-ari nito, eh, binaklas niya na to. Binigay sa akin, baklas-baklas na, kasi hindi nga daw nagana. Siguro nag-testing siyang mag-repair, hindi niya napagana. Ayan o, siguro tinanggalan niya na to ng mga hinang, kasi wala na dito mga hinang o. Nakatanggal na yung hinang. Hinangan muna natin to, and then saka natin titestingin dun sa TV. Siguro hindi niya to nakita, or baka siya ang sala rin kung bakit pumutok tong capacitor na to. Ayan, tapos na nating hinangan, mga ka-Evan Eyes. Ang gagawin natin ngayon, i-testingin natin, isalpak dito sa TV. Pero bago natin isalpak dyan, i-testingin muna natin dito. Para kung may diferensya pa to, di dito lang. Aray ko, sorry. Testerin natin ito kung may bultahe na siya. Huwag na natin yan, baka masira yung panel. Ayan, may 12 volts na output dito. Yung sa capacitor naman tayo. Yun lang, 5 volts. Di natin alam kung ano nakalagay dito. 5 volts. So titestingin na lang natin, mga ka-Evan Eyes, doon sa TV. Sasalpak muna natin. Ito nga pala, mga ka-Evan Eyes, ito na lang yung ko sa pag-rewind. Sa susunod na video ko, ito naman ang gagawin natin. Pag-rewind naman. Tanggalin ko lang kung tornillo nga. Ngayon, ito yung laman nito. Hindi ko alam kung sakto pa tong mga tinanggal niya. Tanggalin ito. Ayun, kung hindi nyo alam ang paglalagay dito, may nakalagay naman na itong pula, for sure, ito yung positive dyan sa 12 volts nya, or yung sa supply, at itong itim, yun yung ground. Dito naman, tingnan nyo sa board, VCC, VCC, ground, NC. So, ibig sabihin, dito nagsimula yung sakit niya, kasi itong sakit na to, pag nalpak natin, hindi siya sakto. So dito tayo mag-uumpisa sa VCC. Ayan. Pero di ako sure na dito siya. Ang ano ko lang dyan, tinatandaan ko lang yung VCC, yung sa supply. Then ito naman, backlight. Sa backlight ko, ito yung driver nya. Wait. Ayan, dito siya. Wala naman, hindi naman kasi dito sa isang socket. Dito yan. Tsaka ito, dito sa mahaba.
Ayan. Siguro ito, hindi ko alam baka sa speaker to. Ah, hindi. 12 volts din siya. 12 volts. Ito yung sa speaker kasi nandito yung, ayan. L, ground, ground, right. So, left and right yan na sa speaker. Ayan. Ito yung sa speaker natin. Hindi na muna natin ikakabit yung sa speaker. Titestingin pa lang naman natin. Sana umubra yung capacitor natin na inilagay. Ayan. Ito yung power supply. Nakasaksak na to. Ayan. Okay. Sasalpa ko na. So, ito yung 12 volts. Ayan. Umilaw siya. Kaso, di natin alam kung anong resulta ng sa panel. Ground. Ito siguro, ito yun. Ayun. Nag-blow. Ibig sabihin ito, nagana na siya. Ayan, kung mapansin nyo yung backlight, umilaw na yung backlight. Titingnan natin yung ilalim niya kung ano naging problema. Ayun, mga ka-Evan Ice. Buo na siya. So, sabi kasi nung unang aray ko, yung unang tumingin ito, wala siyang display, tapos walang power, kaya siguro walang power gawa ng yung power supply natin may problema at yung ito may problema tong sa capacitor niya at yung AC nakaangat na, di ba kung napansin nyo kanina, ito nakaangat na yung mga hinang. Siguro di ko alam kung nakaangat na or tinanggal niya yung hinang, yung icing to. So ngayon, titestingin ko to sa TV Plus kung anong itsura ng sa image niya. Pero sure ako mga ka-Evan Ice na okay na to kasi buo yung panel niya. Oh. Ayan. Pero itong ganito mga ka-Evan Ice, tatanungin natin yung may-ari kasi polarized niya yan. Itong kung makita niya, ayan oh. Sa polarize niya. Tatanungin na lang natin yung may-ari kung gusto niyo papalitan. Oh, testingin ko na lang mga ka-Evan Ice sa TV Plus. Okay na. Okay na mga ka-Evan Ice, ito yung TV Plus ko. Bali wala siyang antena kasi nandun yung antena gamit. Isasalpa ko yung sa video. So ito, pinalitan nyo kasi ito ang video ko, itong puti. Ayan, at ito yung sumay. Ayun mga ka-Evan Ice, buo na yung sa panel natin. So, parang hindi pa naman siya ano totally yung sa polarize. Ayan o. Kasi aangat pa siya. Oh, nakaangat din. Ngayon, i-assemble ko na to mga ka-Evan Ice. Babalik ko na yung pinaka cover niya. And then, titestingin ko sa may speaker. Okay na to mga ka-Evan Ice. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you. Congratulations, you may have a university. Tingin lang ko talaga yung emotion ko para magawa ko ng maayos ng pangalan. Ilaw ko yung best.